guys! My name is Faith Danake and welcome or welcome back to my channel. For today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng YouTube thumbnails. Magbibigay din ako ng mga tips tungkol dito at magre-recommend kung ano yung best app for YouTube thumbnails para sa mga beginners o sa mga nagsisimula pa lamang sa pag-YouTube. So kung gusto po nating matuto, just keep on watching! Guys, I am sharing information about the places where I've been to and I am doing tutorial videos just like this. So kung bago po kayo at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please hit the subscribe button below at i-turn on yun na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo or updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. I assure you guys na marami po kayong matututunan sa channel na to. Bago po tayo mag-dive sa paggawa ng YouTube thumbnails, magbibigay muna ako ng 4 tips tungkol dito plus bonus tip. Tip number 1, kung tayo po ay naglalagay ng text sa ating mga YouTube thumbnails, iwasan po natin ang paggamit ng mga fancy fonts, lalo na yung script or super nipis na italic fonts. Katulad nito, at ito. Although they look amazing guys, pero pag nilagay na natin sa thumbnails at nasa YouTube na, ang hirap nang basahin or hindi na siya readable, lalo na kung yung screen na gamit natin ay maliit, katulad ng cellphone. Personally, hindi ko po siya gagamitin. Instead, gagamit po ako ng simple, bold, and super clean na fonts. Kasi guys, nalaman ko na pag ganito pala yung fonts na gamit natin, yung super bold, super simple, and clean, mas attractive siya sa ating mga viewers at kahit nasa malayo pa lang, makikita na yung nilalaman ng ating thumbnails. Kasi kailangan guys, sa thumbnails natin, klaro sa mga tao kung tungkol saan ang ating mga videos. Actually guys, meron akong mga old videos na ginamitan ko ng mga fancy fonts and I realized na hindi pala siya ganun ka-attractive. Simula nung nalaman ko na mas grabe pala yung impact ng bold fonts, nag-stick na ako sa paggamit ng mga bold fonts sa aking mga YouTube thumbnails. So if you are someone considering to put some text in your YouTube thumbnails, make sure na hindi po tayo gagamit ng mga fancy fonts. Tip number 2, make it big. So I'm not talking about the size of our YouTube thumbnails kasi pare-pareho naman yung mga dimension ng ating mga YouTube thumbnails. Ang ibig ko pong sabihin is lakihan po natin yung size ng mga elements na nilalagay natin para kahit nasa 1 meter distance or 5 meter distance pa yan, makikita o mababasa ang ating mga thumbnails. Lakihan po natin yung text, yung stickers, or yung mukha po natin na inilalagay sa ating thumbnails. Or depende din sa kung tungkol saan yung ating mga videos. For example, kung lugar yung fini-feature natin, lakihan natin yung lugar mismo. Kung ano yung focus natin, yun yung gawin nating malaki. Yung iba guys, gumagamit sila ng 4 words rule. Ang purpose nito is para mas ma-expand nila yung text sa kanilang thumbnails. Minsan kasi guys, kung tayo ay nag-e-edit, akala natin malaki na yung text, yung icons, or yung kung ano man yung nilalagay natin sa ating thumbnails. Pero pag nasa YouTube na pala, ang liit pala tingnan, lalo na kung cellphone yung gamit natin. So isa to sa mga i-consider natin na dapat visible, readable ang ating text na nilalagay sa ating thumbnails. Or makikita kung ano man yung highlight ng ating video sa ating thumbnails. Tip number 3, dark light concept. Ang dark light concept naman guys, ito ay tungkol sa kulay ng ating background at ng ating text. Kung ang ating background po ay light color, gumamit po tayo ng dark color na text. Kung dark color po ang ating background, gumamit po tayo ng light color na text. Ang purpose po nito is para mabasa yung text ng ating mga viewers. Kasi sayang naman ang effort natin guys kung naglagay tayo ng text sa ating thumbnails tapos hindi naman siya readable. Ito yung magiging mukha kung light to light ang color ng ating thumbnails and text. Ito naman kung dark to dark. Diba ang pangit tingnan guys, hindi mababasa kung tungkol saan yan. Pwede naman tayong gumamit ng light to light color, pero siguraduhin lang natin na maglagay tayo ng dark outline or dark shadow sa ating mga text. At kung dark naman, gumamit tayo ng light color ng outline or light color ng shadow para makita or mabasa pa rin ang ating mga text sa ating mga thumbnails. Tip number 4. Keep it simple. Sa mga na-observe ko guys, yung mga thumbnails ng mga big YouTubers ay mga simple, sobrang simple lang. Yung iba guys, gumagamit lang ng isang picture tapos malaking text. Yun na yun. So na-discover ko na the more simple yung thumbnails natin, the more attractive and clickable siya. Ano bang dapat na ilagay sa ating mga YouTube thumbnails? Eto bonus tip to guys, merong 2 options ako na i-share sa inyo.
Yung option 1, gumamit tayo ng straightforward na title. Yung straightforward na title, guys, kung ano yung makikita sa video natin, yun yung magiging title natin. For example, ito yung Pulang Bato Falls. Ang title ko, Pulang Bato Falls, kasi ang nilalaman nito is tungkol sa falls, yung information about sa falls. So, straightforward siya, guys. Kung ano yung video natin, yun yung title natin. Yung second option, guys, is yung clickbait title. Yung clickbait title, ito yung nagbibigay curiosity sa mga viewers at mag-create ng emotional response sa ating mga viewers. For example, Hidden Paradise. Yung Hidden Paradise, guys, hindi naman ito ang pangalan ng lugar na fini-feature ko. So, yung mga mahilig mag-travel, mag-adventure, ma-excite sila. Yung iba, guys, gumagamit ng ganitong line. Scam ba ako? Totoo ba to? Bakit ako umiyak? Alamin. So, yung mga words na yun, guys, ay nag-create ng mga emotional response sa ating viewers. Yung dalawang options, pwede nating i-test pareho. At depende kung ano yung mag-work sa atin, ano yung mas effective sa atin, yun ang ating gagamitin. Personally, prefer kong gamitin yung straightforward. It seems na nagwo-work siya para sa akin. Kung meron po kayong gustong idagdag sa mga tips na naibigay ko, mag-comment lamang po sa baba. Ngayon guys, nandito tayo sa aking screen dahil ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng aking thumbnail. Ang gagamitin nating app ay ang Canva. I like using Canva kasi napakadali niyang gamitin at marami tayong designs na pagpipilian. Hanapin po natin ang YouTube thumbnail and then i-click natin ang See All. Napakaraming magagandang designs dito guys, so pumili tayo ng isa at ito yung gagamitin natin sa paggawa ng thumbnail. Ito yung mga sample designs ng Canva app guys at pwede nating palitan yung picture, yung color, at yung text. Ang napili ko po ay ang The Creative Process Design pero papalitan din natin yung picture. Gagawa tayo ng thumbnail ng Nature's View Cafe. Papalitan natin yung text. Mag-type tayo ng Nature's View Cafe. It's time to apply what we have learned earlier. No fancy fonts. Use bold fonts instead. Make it big. Use dark light concept and keep it simple. Pwede rin po natin i-adjust ang letter spacing at ang line height. Pwede rin nating lagyan ng outline guys, pero si Canva wala siyang outline dito. So, ang ginagawa ko, dinaduplicate ko yung text and then yung isa, iniiba ko yung kulay. Usually, ang ginagawa ko guys, yung isa light color at yung isa dark color. Pero yung favorite ko talagang gamitin is yung black and white. Pwede rin tayong maglagay ng filter. Kadalasan, ang ginagamit ko guys ay yung advanced filter. Ina-adjust ko yung brightness, yung contrast, at saka yung saturation. After that, pwede na nating i-download. I-click lamang po natin yung arrow pababa. Habang piniprepare po yung design natin, merong quote si Canva na sinishare para ma-inspire tayong maging creative. After that, magsasabi na siya that you saved your design. So ngayon, iti-check po natin sa aking gallery kung na-save ba talaga. So, yan na siya. By the way guys, Canva app pala ang nire-recommend ko for beginners na gamitin for YouTube thumbnails. So that's all for today guys. Sana meron po kayong natutunan sa video na to na mai-apply ninyo sa inyong channel. At kayo ay makakuha ng magandang result. It's my pleasure to share with you guys what I have learned and discovered. Thank you so much for watching. Please don't forget to hit like and subscribe po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Have a great day, have a great week, and have a great life. Bye!